Nainganyo ka na sa kwentong iyon. Naisip mo na marahil ay isa iyong kwento na isinulat ng isang magulang para sa kanyang anak. Sa bawat pag-usal ng libro sa iyong isipan ay gumagawa iyo ng imaheng nagpapalutang sa iyong puso. Ipinakilala ka nito sa mundo ng inosenteng sanggol na bida sa librong iyong binabasa. Oras na naman na! Mayroong 121 dahilan kung bakit hindi para sa iyo ang kwentong ito. Ngunit merong isang rason kung bakit kailangan mo itong basahin o pakinggan. Hindi sinasadyang natuon ang pansin mo sa unang pahina ng bumagsak na libro habang naglilinis ka ng iyong eskaparate. Dinampot mo ang maalikabok na libro. Pinihit-pihit mo pa iyon, patalikod, paharap at pabaliktad. Kahit anong pilit mong alalahanin ay hindi pamilyar sa iyo ang lumang aklat na pinulot. Pinagpag mo na lang ang libro at sumabog sa hangin ang nagkalat na alikabok na kumapit pa sa iyong ilong. Makailang ulit kang bumahing na animoy may masamang bagay na nakapasok sa iyong sistema at kailangan mo iyong alisin. Sandali mong itinigil ang paglilinis mo. Muli mong binuksan ang libro sa unang pahina nito. Ang mga salitang iyon ay parang inaanyayahan kang basahin mo ang kabuuan ng librong iyon. Painot-inot kang umatras patungo sa malambot mong kama. Sumandal ka pa sa ulunan nito at iniangat ng tuluyan ang iyong mga paa. Ipinatong mo ang buo mong katawan sa ibabaw ng iyong higaan at nadinig mong naglagutukan pa ang iyong mga binti. Ano naman kayang isang rason na yun? Sa una pa lang na pahina ng libro ay intrigang intriga ka na. Ano nga namang libro ang babalaan ka sa simulang pahina pa lamang? Sa isip-isip mo, malamang ay nilangaw sa pamilihan ang librong iyon. Binuksan mo ito at nagsimula kang magbasa. Sa gulat mo ay hindi iyon inimprenta kung hindi ay isinulat iyon ng mga kamay. Napakunot ka ng iyong noo at napaisip ka kung isa ba itong tala-arawan. Kung diary nga ito, ang tanong, kanino naman kaya? Sa pagkakatanda mo, wala sa pamilya mo ang may hilig gumawa ng mga ganun. Ipinagkibit-balikat mo na lang ang bagay na iyon at isa-isang pinadaan ng iyong mga mata ang mga letrang na isulat ng kamay. Unti-unting nilamon ng libro ang buong paligid mo hanggang sa tagumpay itong papasukin ka sa sarili nitong daigdig. Madilim ang kanyang mundo at tanging palahaw at mga tubig lamang na nararamdaman niyang umaagos sa kanyang mga mata. Ang kanyang kayang isukli sa mga boses na naririnig niya. Masakit na ang kanyang likod sa tagal ng pagkakahiga niya. Maya-maya pa'y narinig niyang muli ang mahiwagang boses
Ewan ba kung anong meron sa boses na yun at kaya nitong pakalmahin ang kanyang kalooban? Ay, umiiyak na naman ang baby. Kawawa naman yan. Wika nito. Kinalong ng ina ang nagwawalang sanggol at inihiga ito sa kanyang mga bisig. Parang laro ang desusi ang sanggol na otomatikong humihinto ang pagluha sa oras na maramdaman niya ang kalinga ng kanyang ina. Naengganyo ka na sa kwentong iyon. Naisip mo na marahil ay isa iyong kwento na isinulat ng isang magulang para sa kanyang anak. Sa bawat pag-usal ng libro sa iyong isipan ay gumagawa iyo ng imaheng nagpapalutang sa iyong puso. Ipinakilala ka nito sa mundo ng inosenteng sanggol na bida sa librong iyong binabasa. Sa pagpapatuloy ng iyong pagbabasa. Nasilaw ang sanggol ng unang beses niyang masilayan ng matalim na liwanag. Sandali siyang nabulag noon hanggang unti-unti na niyang nakasanayan ng ilaw. Sa bawat pagpihit ng kanyang mga mata, masasayang kulay ang bumabati sa kanya. Kulay na bago sa kanyang paningin. Ang kakaibang tunog na tumatakot sa kanya noon ay mga pares lamang ng plastic na laruan na nakasabit sa ibabaw ng kanyang kuna. Sa pagdampi dito ng hangin ay gagalaw ang mga ito. Magtatama ang bawat piraso at gagawa ng kakaibang tunog. Tuloy-tuloy lamang ang ginawa mong pagbabasa. Hindi alintana ang oras, hindi pansin ang kapaligiran. Sa oras na iyon, nasa mundo ka na nanilikha ng libro. Binasa mo ang unti-unting pagbago ng sanggol. Ang unang gapang, unang salita, at unang hakbang. Napapangiti ka sa tuwing iisipin mo na ganun kadedikado ng magulang na nagsulat ng kwento patungkol sa kanyang anak. Ngunit ang pagkatuwa mo ay unti-unting napalitan ng pagtataka nang mapadako ka na sa ibang bahagi ng kwento. Tila kapit-tuko ang ginawa ng bata sa kanyang ina sa unang araw niya sa eskwela. Ayaw niyang bumitiw sa inang nagsilbing kanyang kanlungan sa araw-araw. Natatakot siya na sa oras na humiwalay siya dito ay hindi na ito bumalik at maiwan siya mag-isa sa bagong kapaligiran. Naroong hatakin na siya ng mga guro ngunit talagang mahigpit ang pagkakayakap nito sa binti ng kanyang ina. Sa huli ay walang nagawa mga ito kundi isama ang ina sa loob ng silid-aralan. Sa buong araw na yun ay hindi binitiwan ni minsan ng bata ang kanyang ina. Napakunot ka ng noo at napahinto ka sa binabasa. Sinubukan mong muling hanapan ng pangalan ng libro upang malaman kung sino nga ba talaga ang nagmamay-ari noon. May mga bahagi sa libro na lantaran na pinatatamaan ang iyong mga alaala. Hindi mo alam kung sadyang may pagkakapareho ba ang naging kabataan mo sa batang isinasaad ng libro o marahil ay ikaw na nga ang bida sa librong iyon. Ilang ulit mo pang binuksan ang libro, pilit na hinanap ang pangalan ng may akda ngunit bigo ka. Isang malalim na buntong hininga lang ang iyong pinakawalan at muli mong ipinagpatuloy ang iyong binabasa. Muli ay napako ang iyong atensyon sa isang bahagi ng kwento. Ang pagkakahawig kasi noon sa buhay mo ay imposible nang maikaila. Isa iyong parte ng buhay mo na hindi mo makakalimutan. Namumugto ang kanyang mga mata habang pinapanood na unti-unting humahakbang papalayo sa kanyang mahal na ina. Hatak-hatak ng ina ang bagahing digulong at
napasan ang pag-asa na sana sa pagbalik niya ay hindi na nila kailangan maghiwalay ng anak nito. Hawak ng ama ang bata sa dalawa nitong kamay na tipong nakagapos na preso. Iniiwasan nilang dumampi ang mga palad ng bata sa katawan ng ina dahil baka hindi na muli iyong bumitiw. Hindi gaya noong una na iintindihin siya ng mga nasa paligid kung hindi niya bibitiwan ang kamay ng ina. Sa pagkakataong yun ay hindi nasunod ang kanyang kapritsyo. Gusto niyang sumigaw at sabihin sa ina na humintong lumakad papalayo. Ngunit ang tanging lumalabas sa kanyang mga bibig ay puro pighati at pagdaramdam. Ang kanyang ina naman ay ayaw nang lumingon. Dahil sa susunod pa niyang makita ang anak na tumatangis ay baka hindi na siya lalong makaalis. Nagpumiglas ang bata. Ang panuoring lumayo ang kanyang mahal na nanay habang wala man lamang siyang ginagawa ay masakit para sa kanya. Tumating ang punto na hindi na kaya ng ama na pigilan ang bata. Hindi dahil sa mas malakas ang mga bisig ng bata kung hindi nangingibabaw ang kanyang pagiging ama. Tumakbo ang bata papunta sa inang ayaw man lamang siyang tingnan. Mahigpit na yumakap ang bata sa kanyang ina ngunit unti-unting tinanggal ng ina ang kanyang mga bisig na nakayapos na hindi man lamang siya sinusulyapan. Ako ito! Malakas na deklara mo sa loob ng apat na sulok ng iyong kwarto. Sino naman kaya nagsulat nito? Ang labis mong pagtataka. Nasiyahan ka na lang sa ideya na ang iyong ina ang nagsulat noon. Sa mga oras na iyon ay para kang dinuduyan na lang sa hangin. Lumilipad na para bang isang saranggola sa malayang himpapawid. Nakakatuwang isipin na minamasdan ng iyong ina ang lahat ng mga kilos at galaw mo simula pa noong bata ka. Maya-maya pa ay muling nagbago ang pakiramdam mo na siyang itinulot ng librong binabasa at napagtanto mong imposible pala na ang iyong ina ang nagsulat noon. Lumipas ang mga araw at unti-unting nagkaroon ng tampo ang bata sa kanyang ina. Nagsimula magpatong-patong ang hinanakit na dulot ng panahon at pagkakawalay. Ang pangungulila niya sa kanyang ina ay dahan-dahang napalitan ng pagtatampo. Hindi nito alam kung bakit napakadalang ng pagtawag na ginagawa ng kanyang ina sa kanya. At sa tuwing makikipag-usap pa ito sa kanya gamit ang makabagong teknolohiya ay nakikita niyang may iba na itong kasamang bata. Ayaw ba nito sa kanya? Iba na ba ang gusto nitong alagaan kaya't iniwan na siya nito? Mga tanong na bumabagabag sa murang isipan ng bata. Napahiya ka na lang sa iyong sarili nang malaman mo na minamasdan pala na nagsulat ang lahat ng kilos mo. Para kang isang bukas na libro sa kanya. Wala kang maitatago. Walang maisisekreto. Agad mong naisip na baka ang iyong ama ang naglimbag ng kwentong iyon. Nakakahiya na ni minsan ay hindi mo nagawang humingi ng paumanhin sa lahat ng walang kwentang pagtatampo mo. Sabihin man na mura pa ang isip mo noon at hindi mo gaanong naiintindihan ang mga bagay-bagay ngunit dumating ang oras na tumimo sa iyong isipan ang lahat ng iyong ginawa. Pero pinalagpas mo ang pagtatampo sa ginawa mo sa iyong ina. Naroong huwag mong sagutin ang mensahe niya o sabihin matutulog ka ng maaga para lang maiwasan ang inyong pag-uusap. Sandali kang umalis sa pagkakaupo sa iyong kama. Tumayo ka at tinungo ang pinto. Dahan-dahan mong pinihit ang seradura ng pinto na parabang isang magnanakaw. Takot na makagawa ng anumang ingay. Nang tagumpay mong mabuksan iyon ay sumilip ka sa inyong sala na nasa ibaba.
makikita mo ang iyong mga magulang na matiwasay na nanonood ng telebisyon. Habang nakatuon ang pansin nila sa pinapanood, ay binuka mo ang iyong bibig at bumuo ng isang salita na hindi mo kayang sabihin. Isang maiksing sorry na nahihiya ka pang bigkasin sa hindi mo alam na dahilan. Matapos iyon ay muli kang bumalik sa iyong kwarto. Pinahid ang likido na malapit nang bumagsak kung hindi lamang nakasalalay sa talukap ng iyong mga mata. Hinila mo ang isang plastic na upuan at ipinesto iyon sa harap ng mesang naglalaman ng iyong mga aralin sa eskwela. Doon mo na ipinagpatuloy ang iyong binabasa. At maya-maya pa ay nagsimula na namang magbago ang iyong nararamdaman sa iyong binabasa na iyon nang ibalik ka nito sa panahong iyong kinagiliwan. Nagdalaga ang bata. Samot-saring bagong emosyon at pagbabagong sumalubong sa kanya. Marami ang hindi niya maintindihan ngunit kailangan niyang tanggapin. Isa na roon ang una niyang matatawag na pag-ibig. Ngunit hindi gaya ng ibang babae sa kanilang paaralan na todo ang pagpapapansin sa isa sa mga pinakamakisig na lalaki doon, siya ay nanatiling nasa isang tabi na wari mo'y naghihintay. Nakaramdam siya ng sabik sa pagpasok dahil alam niyang muli niyang makikita ang kanyang sinisinta. Hindi niya makalimutan ng araw nang kausapin siya nito at makiusap na kung maaari ay tulungan siyang gumawa ng aralin dahil nahihirapan itong maintindihan ng leksyon. Naroong paliguan niya ang sarili ng pabango, umaasa na sana'y mapansin siya nito na higit pa sa isang kamag-aral. Hindi niya rin makaligtaan ang araw nang makita ng lalaking ito ang mga sulat sa likod ng kanyang kwaderno. Puno iyon ng pangalan ng lalaking kanyang nagugustuhan. Sabay sabi nito sa kanyang, "Crush mo ko, no?" Halos magpapasag ka sa kinauupuan mo habang inaalala mo ang bagay na iyon. Bakit nga ba kasi hindi ka sumagot na oo noong tinatanong kanya? Naisip mo na baka nga sa mga ngiti nito sa iyo at pagpapatawa ay baka may pagtingin din ito sa iyo at hinihintay ka na lamang niyang umamin. Ngunit ang pagbabalik-tanaw mo sa iyong masayang kabataan ay agad napalitan ng malaking pagtataka. Inililihim mo ang bagay na iyon at hindi ka na sigurado kahit ang mga pinakamalalapit mong kaibigan ay hindi mo naman sinabihan nun. Kahit na nga tinutukso na kayong dalawa ay kunwari ka pang nagagalit. Nagsimula ka ng kutuban ng masama sa librong hinahawakan. Mabilis mong inilipat ang mga pahina at pinasadahan ng iyong mga mata ang iba pang nakasulat na mga talata. Nangilabot ka na dahil napaka-detalyado ng libro, pati ang mga bagay na ikaw lamang ang nakakaalam ay nakasulat na rin doon. Ilang sandali pa ay napadako ka sa bahaging lalong nagpakaba sa iyo. Habang naglilinis ang dalaga, ay hindi sinasadyang bumagsak ang isang libro na napupuno ng alikabok. Bumukas iyon sa unang pahina at hindi sinasadyang matuon ang pansin niya dito. Tinampot niya ang libro, pinagpag ang alikabok at muling binuksan ito. Nagsimulang maingganyo ang dalaga sa pagbabasa. Para niyang binalikan ang buong pangyayari sa kanyang buhay. Nakaramdam siya ng pagkatuwa, hinanakit at kilig sa maikling panahon lamang. Maya-maya pa'y mapapagtanto niyang hindi normal ang librong ito at naglalaman ito ng mga pangyayari ng buong buhay niya. Mabilis niyang ililipat ang mga pahina habang sinusuri ng kanyang mga mata ang ilang importanteng detalye hanggang sa makarating sa bandang dulo ng libro. Habang binabasa niya ang parteng ito ay
makakarinig siya ng malakas na putok ng baril. Dahilan upang sandali niyang ihinto ang pagbabasa. Isang malakas na tunog ng baril ang umalingaw-ngaw sa kabahayan. Tumakbo ka palabas ng kwarto para lamang makita mo ang isang lalaking nakatakip ang mukha at may hawak na baril. Nakatayo ito sa harap ng duguan na katawan ng iyong mga magulang. Dahan-dahan kang umatras pabalik ng kwarto. Nagdadasal na sana ay hindi ka pa napapansin ng lalaking nakatakip ang mukha. Nang tagumpay kang makapasok sa loob ng kwarto, ay hindi mo nakontrol ang pagsara ng pintuan kung kaya't gumawa iyo ng malakas na ingay. Marahil na rin ay sa sobrang takot mo kaya't nakaligtaan mo ang bagay na iyon. Tumakbo ka papasok sa isa sa mga kabinet ng damit at ikinulong mo ang sarili mo doon. May mga siwang sa pintuan ng tugador kung kaya't libre mong nakikita ang nangyayari sa loob ng kwarto mo. May mga liwanag din na pumapasok sa mga siwang kung kaya't hindi ganoon kadilim ang loob ng kabinet. Maya-maya pa ay napansin mo na nakabukas pa rin ang libro. Tama ang libro noong una pa lamang. Hindi para sa iyo ang librong ito. Mayroong 121 dahilan kung bakit hindi para sa iyo ang kwentong ito. Ngunit may isang rason kung bakit kailangan mo itong basahin. Hindi para sa iyo ang librong ito. Kung hindi, tungkol ito sa iyo. Walang tao na dapat makita ang buong pangyayari sa kanyang buhay sa isang libro, lalong-lalo na ang mabasa mo ang mga mangyayari pa lamang. Gusto mong ilayo ang mga mata mo sa pahina nito ngunit parang na magnet iyon at kinukuha ang iyong atensyon. Nagtago ang babae sa loob ng kabinet sa pagsusumamong matutulungan siya nito na mailigtas ang sarili sa kamay ng lalaking hayok sa dugo. Maya-maya pa'y bumukas ang pintuan ng kanyang kwarto at dahan-dahang pumasok ang lalaking nakamaskara. Dumapa ito para silipin ang ilalim ng kama. Pinuksan ang pintuan ng banyo hanggang sa isa-isa nitong binuksan ang mga kabinet sa loob ng kwarto ng dalaga. Narinig mo ang pag-ingit na ginawa ng pintuan ng kwarto mo. Lumipat na yata ang iyong puso sa iyong lalamunan sa sobrang takot. Malalim ang bawat paghinga mo at mabilis, pero ginagawa mo ang lahat para hindi gumawa ng ingay. Sa isip mo ay abot ang pagdarasal mo na tulungan ka na ng Diyos upang makatakas sa baliw na lalaking ito. Ngunit mukhang malabong mangyari iyon. Gaya kasi ng nakasaad sa libro, dumapa ang lalaki at sinilip nito ang ilalim ng kama. Dahan-dahan itong lumakat papalapit sa iyong banyo at biglang binuksan iyon. Alam mo na ang susunod na mangyayari. Isa-isa na nitong bubuksan ang mga kabinet. Nanginginig ang buong katawan mo nang madako ang iyong mga mata sa libro at mabasa ang huling pangungusap nito. Mamamatay ang dalaga na hindi man lamang nalalaman ng isang rason kung bakit kailangan niyang basahin ang kwento. Thank you.
Hehehehe.